ang mga kandidato na Muslim, no, to represent the, yes, the Muslims. Tapos tila hindi na nanalo. Hindi kaya parang mali na yung sabihin na I want to represent the Muslim population. May stigma pa rin ba? May stigma, parang hindi ka naman mananalo pag ganun. Well, ito, unang-una, I think ako ay in the last couple of weeks, no, I've been stressing that, mm-hmm, na it's been 20 years since we've elected isang Muslim na, mm-hmm, senador, and mm-hmm, kailangan rin talaga bigyan ng voice yung Muslims, mm-hmm, at Mindanao. Mm-hmm. Ang problema kasi, yung mga Muslim candidates, madalas wala silang national exposure. Mm-hmm. Pus nakikilala lang sila, mm-hmm, pagdating ng eleksyon. And then yung battle cry lang is, please vote for me dahil Muslim ako. And of course, of course there's a Muslim, I believe, like sa akin, umiikot ako, may Muslim vote dyan eh. Uh-huh. But to win a national election, kailangan mo ng vote na mas malawak. Yes. And I think yan ang challenge sa aming mga Muslim. Mm-hmm. And ako, no, kung manalo ako, definitely, I cannot win kung hindi ako suporta ng mga Muslim. Mm-hmm. But right. I'll need more than that. I'll need yes. Christian votes. And your wife is Christian. I'm trying to get her to vote for me. I still haven't convinced oh, her. Oh, come on! Anyway, Tony, may tatanong ako sa iyo. Tungkol naman, maiba muna tayo. Sure, sure. Muna sa politika, yung kay tungkol dun sa kaso ni Dr. Vicky Bello. Okay. Ay, aba, bro. Yung kay Hayden ko at saka yung artista. Pero sagutin mo yan mamaya-maya sa pagbabalik natin. Oh. Okay, babalikan po natin si Tony Del Tamano. Mamaya-maya lang po yan. Mamaya po sa Sapol, Noy Noy Aquino, pinaghahanda na raw ang pagharap yo, sa altar. No? Hey, kumos! Oh. Kita mo naman yan, oh. Huwag niyong gagalit dito si Martin. Meron sasabihin, andito si Sean, yaw. Ang ganda niya, talawin, andito si... 20 minutes to go before 7 a.m. Araw po ngayon ng Lunes, 26 ng Abril 2010. Nakamatindi yung vlogging kanina, face-to-face. Panoorin nyo yun mamaya, alas 11. Nasaan ka nung minahal kita? Ay, hindi makasagot yung lalaki. Ang moral lesson mo, kayo mga kalalakihan, aba, don't take it for granted. Ano man yung i-text, sasabihan ninyo ng I love you. Ha? Isang besang araw, yung gel. O, di ba, love advice? Galing kay Daddy Irwin. May naririnig ba? Pwede na, we. Hey! Anyway, bago natin tuloy ang balitaan, kasama pa rin natin si Attorney Adel Tamano. Ayun. Attorney, yung tinatanong ko kanina, yung tungkol kay Dr. Vicky Bello, eh, hindi, sabagay, hindi ka na may hawak noon. Eh, tanong lang natin, at saka na sa korte na yan. No? Tanong ko lang, naapektuhan ba ng lubusan si Dr. Bello doon? Kaibigan ko rin po yun. Well, I really feel na personally nasaktan siya doon dahil, well, unang-una, the cases that I handled kay Dr. Bello, pinanalo ko yun lahat. Oh. At na-dismiss yung kaso laban sa kanya. Uh-huh. Yung doon sa pag yung upload ng supposedly, no? Oh, ng sex videos. There's another case that I handled for her na panalo din kami doon. Uh-huh. And madali mapanalo basta inosente yung kliyente mo eh. But I really could sense na nasaktan siya doon sa negative publicity. At yung parang yung andali ng tao maniwala na may sala siya at hindi pa naman nila nakikita lahat ng ebidensya. So parang unfair, but yun nga, I'm no longer handling her cases now because I'm focusing sa kampanya ko. Pero ongoing yata yung kaso, ano, kung kay Hayden ko at saka din yung kay Hayden ko, hindi ko talaga hinandle yun. I would also not handle that case. I only handle Dr. Abello's case dahil even before kayo na lawyer niya. Lawyer na ako noon pa. Attorney, ano naman ang pakiramdam na napakadaming issue na yung kumbaga sinasalag din ng mga issues kay Manny Villar, no? Oh. Isa dito yung sa PSE. Well, eto no. I think yung style ng mga kalaban namin is magtatapon sila ng mga issues, pas mapipilitan kami sumagot. And we have taken a stand as a party na parang bumenta na yan. Alam na namin yung ginagawa nyo. So what we're doing now is, alam nyo itong mga issues na to, nasagutan namin noon eh. So what we're gonna do now is, balik kami sa mensahe namin. Ano ba yung grupo na meron talagang clear objective? Ano ba yung vision namin para sa bansa? Which is, tapusin yung kahirapan. Yun ang advantage namin eh. Meron kaming clear objective. Kaya, sige, patutsada kayo, tira kayo, banat kayo. Sagutin namin, we'll let our lawyers answer that. Pero kami, balik kami sa mensahe namin na, ang layunin namin ay tapusin yung kahirapan. And in these last 2 weeks, I want us as a party to get back to that message. Kasi ang tao sawang-sawa na yan sa bangayan eh. And even coming from us, I've been telling my party, tama na yung mga bangayan na yan.
Let's go back to our message. Ano ba ang gagawin natin para gumandang bayan natin? Mm-hmm. Ganun ka simple. How do you keep the energy up, no? Kayong lahat as a team, no? Those things, senatorial candidates, meron kang presidential, vice-presidential. Nakakapag-gym ka pa ba? Ako, I really do take time to go to the gym, no? Kahit na, halimbawa, mapunta kami sa Cotabato City, mm-hmm. I'll look for a gym kung meron. Mm-hmm. Kung wala, you can exercise in your room. Mm-hmm. And ang maganda yung chemistry namin magkakasama. Mm-hmm. We're, ako talaga, I'm hoping, no? I'm praying na sana a lot of us will make mm-hmm. it. Kasi this is a good team eh. Iba't iba yung sabihin na natin kulay namin, yung perspective namin, no? Saan kami galing, meron progresibo, meron Muslim, meron naman militar, etc. But we work well together. And really, actually, if you see us together, masaya kami. I'm not sure if you can say that of the other parties, but kami, we work very well together. Doon sa mga kasama mo, sino naman naging BFF mo? Na-realize mo, uy, okay pala itong si Gwen. Okay pala to si sino sa mga... Actually, lahat sila. But I guess, pinaka nagulat ako na I really enjoy yung company ni Bongbong Marcos. I guess yung siguro yung humor namin minsan, magkasundo. Pati very youthful yung approach ni Bongbong sa mga bagay. And we like to spice things up when we're going around. Nagpapatawa kami. Minsan nga... Gusto kong, I will do your speech. Kasi nami-memorize na namin yung kanya-kanyang speech. Buti di mo nasabi na papatayo ko ng windmill. Dahil mahangin ako. Ano yung huling sining na panood mo, Adel? You know, I still make it a point to watch movies. The last movie that I watched was... I just want to set it up na nag-secret kami ng wife ko. Kasi yung campaign team ko, pinupuno nila ng oras eh. So I pretended to have something. Nakaw na sandali. But I took my wife out and nanood kami Clash of the Titans. Hey! Bago-bago lang yun. Release the Kraken! Kapanahonan natin yan. Ano? Yung urig. Yung urig. Sa totoo lang, mas gusto ko yung urig. Iba pa rin to yung urig. Iba pa rin yung mga animatronics na mukhang clay. Iba pa rin. After meeting, Adel, saan mo balak magbakasyon? Ano mga plano na yun? I plan to take my family siguro sa Hong Kong Disneyland. Na-miss ko na yung mga anak ko eh. Lagi silang basta paalis ako sa bahay. Where are you going, Dad? I'm going to work. My son will say, but I need you here. You're my family. Pero yun nga, ang senador naman eh, kailangan beyond that, you know? Beyond the family. Kasi buong bayan ng pagsisilbi, But if you're not good for your family, you can't be good for your country. Napakagaling. Hala, sige, Sean, tirahin mo na ito. Sino titirahin niya? Babasahin niya. Babasahin. Kayo naman masahin. Sino titirahin ni Sean? Easy. Sige, basahin mo na yan. Tuloy na natin ang balitaan. Mas magiging super hot pa raw ang weather natin. Yan ang sabi ng PAGASA. Parehong lagpas 36 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa Metro Manila noong Martes at Huwebes. Pero dahil sa humidity, ang pakiramdam ng mga tao sa init ayon sa PAGASA, nasa may 41 degrees na. Pati tuloy mga politiko na hataw sa kampanya, tinayuhan na ng ahensya. Umiwas daw sa init ng araw mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. dahil baka imbes na makabangapanya sila, heatstroke ang abutin nila. Yun! Hindi lang pala kampanya ang iniisip ni Noynoy ngayon. Pinaplano rin daw niya ang pagharap sa Dambana. Sa katunayan, meron na siyang ring bearer at coin bearer. At hindi ito sina Kuya Josh at Baby James. Bakit? Sino nga ba? Ikukwento sa atin yan ni Royce Sibat. Kahit todo iwas pa rin sa usaping kasal, hindi naman itinago ng bukod-tanging binatang presidential na nagbabalak na rin siyang lumagay sa tahimik. Mayroon na nga siyang napiling ring at coin bearers.